So guys, ito na tayo. Binuksan ko na itong ating screen recorder. So hahanap ang gagamitin nating application ay yung PicsArt. Ayan, PicsArt. Ito, bubuksan lang natin yung PicsArt. Tapos diyan tayo mag-a-add ng mga photos natin. Hintay lang natin saglit kasi nag-loading pa siya. Para ito sa mga YouTuber na hindi pa nakaka mas maganda kasi guys yung may thumbnail ka talaga na nilalagay kasi parang mas sabi nila mas presentable yung mga video mo. So pipindutin lang natin yung plus na parang gumagalaw-galaw. Pipindutin lang natin yan. Tapos pipili tayo ngayon ng background. Marami naman dito guys ng background, o kung gusto nyo pwede kayong mag-download sa Google, pwede rin yun. Pero ito bahagi lang naman ng tutorial natin. So pipili lang ako dito. Madalas ko na ginagamit ay dati guys, gumagamit ako ng mga ganito, yung mga parang picture yan, oh. Yan. Yung mga picture, parang live picture siya. Pero parang may nagsabi sa akin na parang hindi mas maganda. Kaya ang ginamit ko ngayon yung mga ganito na. Yan. Yan. May advertise sila eh. Iikis lang natin yung mga advertise nila. So, andito na tayo. Kunyari, yan ang napili ko. Ang gagawin natin yan, magka-crop muna tayo. So, pipindutin nyo lang itong tools. Although na marami naman nakakaalam na talaga nito. Kumbaga sa ano kasi, ano na ito. Kailangan nito. Pero para doon sa mga hindi pa nakakaalam, para sa inyo ito guys. Pagkapindot natin ng tools, magka-crop tayo. Ayan. Tapos, ang pipili natin na size kasi pang YouTube ito, 16.9. Yan, ganyan guys. So, meron din naman ng mga ano nito, yung parang pag-edit mo rin sa ano, sa susunod na mga ano ko, siguro ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung ano ang advantage as disadvantage nung dalawang editor na gagamitin natin. So ang pipili natin ito, pinili ko na yung 16.9 kasi yan ang size ng YouTube. So pagkatapos natin yan, check lang natin siya. Ayan. O, di ba? Tapos mag-add kayo ng mga photos. Pindutin, hanapin nyo lang add photo. Tapos pindutin nyo yan. Ayan, napunta na tayo doon sa gallery natin. Tapos hanap lang kayo dyan ng mga photos nyo na favorite photos nyo na gusto nyong gamitin. Nasa sa inyo. So, nasa sa inyo na yung pagpili. Tapos, ituturo ko lang sa inyo kung paano yung pag-cut natin. Ang dami na kasi mga file yung ano. Kasi nga pala, habang naghanap tayo, magpo-promote lang ako ng aking channel. Kung naligaw ka lang, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at saka mag-like and comment sa mga videos ko kung anong concern nyo about sa mga napanood nyo para malaman ko rin. At saka pakishare na rin kung nagustuhan nyo para mas marami tayong mga katilor na ma-inspire. Kasi kadalasan dito namang ina-upload ko ngayon kasi hindi pa tayo nakakaisip ng yung pinakanis talaga natin na tatahakin. So random muna ako ngayon, nagra-random video ako. Pero bawat video naman ano, kahit random siya, sinisigurado ko naman na talagang mapapakinabangan ng bawat katilor natin. So, okay. Ito ginamit nito. So, pili lang kayo ng logo. Maraming nasa baba na yung mga photos ko. Inulit ko guys, kung naligaw lang kayo sa aking channel, paki-subscribe naman dyan at saka paki-hit ng notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong video kung nagustuhan nyo. So, maraming salamat sa inyo.
hina yung processor ko. So, saglit lang guys, mag ano na lang tayo ng ano. Marami na kasi akong photos dito. O, say, kunyari ito ang napili ko. Ito. Kunyari itong dalawang beses ko na ito ginamit. Tapos i-add one nyo lang siya. Pindutin nyo na sa taas na add one. Tapos pagkatapos nyan, ganyan na yung lalabas nyan. Pupunta na tayo doon sa pinakagitna. So, ang gagawin natin yan kasi kailangan ang background natin, tatanggalin natin para mas presentable. Magka-cut out tayo. Pindutin nyo lang yung cut out, yung parang gunting. Tapos, ayan na siya. Tapos, since na picture natin yung ika-cut natin, person. Pero kung kunyari yung kagaya ng yung electric panel nandun sa dulo, yan ang ika-cut natin. Dito tayo sa outline. Ito, pindutin nyo lang yung outline. So tayo, kay tayo yung picture natin, ang pipindutin natin, ito yung person. Pahintay lang natin. Tapos linisin nyo kasi kuminsan naliligaw-ligaw kagaya nung nasa taas may ito, may pula. So ang gagawin natin yan, i-iris lang natin siya. Pindutin yung iris. Ipat ko lang yung picture ko. Yan, o diba? Na-iris siya. Tapos kung gusto nyo naman na yung nakulangan yung ano nyo, yung picture nyo, nakulangan sa red, pang gusto nyo i-ayos, dito tayo sa brush. Ayan o. Pindutin nyo lang yung brush, ayun o. Yan. Tapos idadagdag nyo na yun doon. Kunyari, hindi ko na gagalawin yung picture natin kasi yan na yung gagamitin natin. Kunyari na lang dito banda sa ano na ito. O, ayan siya o, diba? Yan. Tapos makikita mo yung may mga size yan. Kung gusto mo na mas maliit, ayan o. Di maliit lang yung guhit niya. Ayan. O, diba guys? Ang galing, no? So, since na itong pili natin itong picture, iris uli para mabura natin yung ginawa natin. Ayan o. Buburahin natin yan siya. So, parang mahina yung ano, lakihan natin yung size para makikita natin. Para malinis talaga. So, kung hindi ito pakita sa ano kasi kuminsan nung last time na nag-ano ako, hindi siya pinakita ng itong application na to kung paano kinat out natin. So, ipapaliwanag ko lang. Ang gagawin nyo lang, cut out. Pagkatapos ng cut out, yung simple sense na picture natin, yung kukunin natin, ano tayo, yung person. So, ganun lang guys. Kasi kung nung last time na video ko, hindi siya pinakita yung pagka-cut. Kumbaga sa ano, hindi siya pinakita yung pagka-cut ng ano, pinutol ng ni PixArt. Pinutol niya yung part na yun eh. Tapos nakita ko na lang pag ano ko ng video, pagkatapos ko, doon siya napunta sa na-cut na. So ganun lang, bali paliwanag na lang ito kumbaga sa ano. Para hindi kung sakali man pagdating natin mamaya, pag nag-proceed tayo, tapos gano'n na nangyari. So, ito lang tandaan nyo. Bali, kung picture yung kukunin nyo, yung photos natin, magka-cut, basta cut out yun, na-cut out pare-parehas yan. Tapos kung ano naman yung, for example, yung electric pan nga na nandun sa dulo, ang gagawin nyo naman, ang pipindutin nyo, outline. Tapos liliitan nyo lang itong ito, oh. Yan. Lilitan nyo lang ito para makakat nyo ng maigi yung shape nung items na ikakat nyo. So, ganun guys. Kunyari, ito na napili natin. I-check na lang natin siya. So, basta tandaan nyo lang guys. Kapag hindi ito pinakita yung pagkat natin ni mamaya, pag hindi pinakita doon sa video ni PixArt, basta ito lang gagawin nyo. Tandaan nyo ha. Pag photos, person. Pagka IT ay yung part ay yung tawag nito yung mga items lang ikakat nyo, outline ha, tandaan nyo guys. So ito po to, ikakat na tapos nakat na natin, tapos i-check lang natin, check lang uli. Mapupunta na tayo dyan sa background natin. Oh, see, di ba guys?
Tapos pwede natin i-resize yan. Pwede natin palakihin. At pwede rin natin na galaw-galawin siya ng ganun. Yan. Yan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong position. So ako kasi since yan naman ang forma niya, so palalakihin ko lang siya ng konti para dito ko siya ilalagay sa gilid. Kasi yung forma niya, naka-side view siya. So dito ko siya ilalagay sa gilid. Yan. O pag okay na kayo dyan sa mga ganong klase, check lang uli. Check. Yan. Tapos ito, sa sample ko naman yung, kunyari items yung, ano natin, yung kukunin natin. So add photo uli. Tapos hahanap tayo doon ng mga picture doon sa, picture natin doon sa, o kunyari itong paru-paro na to, yan. Kunyari yan ang napili natin, i-add one, pindutin nyo lang yun, tapos i-add one. So andun na siya, oh. So magkakatayo, kukunin natin yung nasa gitna, yung paru-paro. So ang gagawin natin, cut out. Pindutin natin cut out, tapos shape outline. Yan, tapos lilitan natin yung, ayan, oh. So pipili, ano lang, dadahan-dahanin lang natin siya. Kasi mag-record naman yan dito, eh. Andito kasi sa picture ko, pero yan, baba ko lang yung ano ko. So dito siya, o yan, o, nakikita niyo, napapansin nyo. Ando siya, kaya masusundan nyo rin, eh. Kaya lang, kung medyo paspado nga ang kamay natin, since ako medyo pasmado na, hindi natin nasusundan maigi. Pero kailangan nyo sundan yan, guys. Yan. Ayun, o, di ba ang galing? Although na marami, alam naman talaga ito dati na alam naman ito ng mga YouTube, pero para doon sa mga katilor natin na hindi pa alam ito masyado, so para sa inyo ito. So isiship lang natin siya ng ganun hanggat sa pumunta siya doon sa pinanggalingan natin. Yan. Oh, di ba guys? So yun na siya. Pagka okay na siya, oh, pero pa, maganda yung pakaship niya. Oh. Pag okay na siya, check mo lang. Ayun, pumunta na siya doon. So saan natin ito ilalagay? Siyempre, paikuti natin siya. Ayan. Siguro dito ko ito ilagay sa kaharap ko. Example lang naman ito guys. Hindi naman ito talagang gagamitin natin na ala, nawala. Napindot ko yung ano. So pagka nawala, teka, nakamali ako eh. Ulitin natin. So ganoon na. Kukuha tayo na add photo uli. Kasi nawala. Napindot ko yung ikis. So ayan. Tapos add one. Tapos outline tayo. Cut out. Yan, tapos outline. Tapos ano yun naman natin. Ibaba ko naman ang picture ko kasi andun yan eh. Ay, mali. So, kaganoon tayo. Yan. O, diba guys, ang galing. Yan. Susundan nyo lang yung bawat chip. Yun. Ayun, maganda pa rin kahit paano. So check lang siya. Oh, ayun na siya. Tapos iikutin natin siya kasi parang hindi naman to bagay sa akin eh.
sa ganun lang siya. Kunyari, sa, depende kung saan nyo gusto ilagay. Kunyari, doon sa taas. Yan. O, diba guys? O kaya, kunyari, dito sa bandang ano ko, sa may uluhan ko. Yan. Tapos palilitan ko lang ng konti. Yan. Tapos idadagdag natin niya siya. Ayan o. O kaya, kunyari, parang dinapuan ako ng paru-paro. Diba? Palalaki natin konti. Yun. So, bahala na kayo. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. So, kasi ito, hindi naman ito, ano, for tutorial lang naman ito. Tinuturo ko lang yung mga procedure kung ano. Kayo nang bahala magpaganda ng gawa nyo. Kung saan nyo ilalagay na ipupwisto. Nasa sa inyo. Wala namang problema. So, pag okay na, check. Check uli. Yun, nawala na yung outline niya. Tapos, kung mag, siyempre mag-add tayo ng, ano dyan, ng pangalan, so text tayo. Kunyari, add natin, Randy Taylor Vlog. Randy Taylor, oy mali pa ako, Taylor Vlog. O, pag okay na kayo, check lang uli. Yun, andun na siya. Oh. Tapos pwede natin baguhin nyo na lang yung kulay. Ako kasi madalas binabago ko talaga ang kulay. Depende sa inyo, pwede rin yung ganyan kulay na lang. Pwede nyo bagubugin dito sa baba. Marami namang kulay dito na pagpilian. So pwede nyo palakihin. Ganun, pwede nyo paliitin. Ganun. So nasa sa inyo. Depende sa inyo kung creator, talang creative kayo sa paggagawa ng design. Nasa sa inyo. Mas maganda kung mas creative ka sa paggawa ng design kasi dyan sumasalamin yung channel mo. Tapos kung gusto mo niyang pakurbahin, pipindutin mo, i-scroll nyo lang doon, i-scroll nyo lang sa bandang dulo, makikita nyo itong sign na to. So pwede nyo siya dyan pakurb, ipakurb dati ng konti ganun, o pwede rin pa ganun. Yan o, diba? Yan. Tapos tatansyahin nyo lang yung kasi yung huwag nyo masyado isagad kasi yung kung minsan doon sa mga gamit natin, pag-upload natin sa YouTube, nag-iiba ang size. Kung magkasama minsan, at, yan, kagaya natatabunan na yung tulok ng eye. So parang ganun, hindi maganda yun. So kung may add pa kayo na ticks, tapos mamimili kayo dyan, pwede kayo mamili ng punt ng tick nyo. Yan o. Pasinin nyo guys, ang babago-bago. So depende sa inyo. Kung ano yung gusto nyong font niya. O, di ba? Yan. So, ako hindi ko naman masyadong binabago ito kasi parang kontento na ako doon sa mga ganyan lang. So, okay na siya. O, pag okay na kayo dyan sa mga ganun, check lang uli. Yun. Tapos, hanap na naman tayo. Kunyari, magdadagdag ka naman ng pangalan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo pang ilagay. Kahit punuin nyo siya, pwede, walang problema. So, kunyari, sabihin ko naman na tutorial. Tatatak pa ng picture ko. Nalagay ka muna dito yung picture ko. Tutorial. O, yung mga ganun lang, guys. O, diba? Napakaganda. Napakabilis. Tapos, pag okay na kayo, check uli. Yan, andun na siya, napunta na siya. Oh. So dito na naman, pwede na naman nating bagubaguhin, pwede nating palakihin, pwede nating paliitin, tapos pwede nating baguhin ang kulay. Yan. Kunyari, yan, yan. Mamimili lang kayo dito sa baba. Bali, pindutin nyo lang yung nasa kitna na kulay, ng kulay. At mapupunta na kayo doon. Dito sa mga kulay. Kunyari, ganyan, blue. O, yan. Kasi ako, ang ginagamit ko kadalasan, blue, red, tapos yung white, pagka marami lang akong ilalagay, pinagpapalit-palitan ko ng kulay. Kunyari,
read sa taas, sunod, sunod, blue, sunod black, para hindi siya pagbasa na pagbasa ng ating mga viewer, madali siya makita kasi kung pare-parehas lang kulay, eh, mahilo sila doon sa pagtingin. So, ganun lang guys, yan lang. Tapos kung gusto nyo pag-add ulit, tapos pagka okay na kayo dyan, check uli yan yung nasa taas, oh. Check. O, tapos pag gusto nyo pa magdagdag ng mga ano, kung depende kang depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay, pag-isipan nyo maigi. Pero ang procedure lang, yun lang ang pinakamahalaga dito na tinuturo natin. Kasi yun, based on my own experience lang din ito, kasi dati, hindi rin ako marunong gumawa nito. Ngayon, nanood na din ako sa mga tutorial na ganito. Naghagilap ako sa mundo ng dito sa kay Lolo. Tapos nakakita ako sa mga iba na mga tutorial. So, gusto ko lang din ibahagi sa inyo para yung natutunan ko naman ng ano, para maibahagi naman sa inyo, para kayo naman makinabang din kayo sa aking channel. So, ganun lang. Pagka okay na kayo, check. Tapos pag okay na kayo dyan, wala na kayo idadagdag na text. O kunyari, may dadagdag pa kayo, pindutin nyo lala yung itong text. Ayun o, text. Yan. Tapos, mapupunta na tayo doon sa keypad natin. Ayun o, sa pinaka-keyboard. Cellphone lang kasi itong akin, kaya parang keypad lang. So, yan lang. Bali, pagkatapos natin yan, sabihin natin ito, idagdag natin itong tutorial. Tutorial. Sabihin na lang natin na Randy Taylor video tutorial. Ayan. Video tutorial. Pag okay na kayo, check lang uli. Ayan. Andun, napunta na tayo doon sa ating layout. Ayan. O, diba guys? Simple lang. So ganun lang pag-edit ng ano ng ating thumbnail. Tapos kung paghalimbawa siguro ikwenta ko lang din kwento ko lang sa inyo din pagkaano pagka mag-upload na tayo. Bago kayo pag nag-upload ni kayo, bago kayo mag-edit ng picture nyo ay ng video nyo, gumawa na kayo ng thumbnail nyo. Kasi pagdating doon sa editor, ikakarga na natin ito siya doon sa mapapansin nyo sa bandang left side. May box dyan na nakalagay photo. Yung ginawa natin na ito, ito ang ilalagay nyo doon. Tapos pagdating naman sa upload, di ba nag-upload na tayo? Tapos na tayo nag-upload. Nagka-copy na siya. Punta tayo sa YouTube Studio. Tapos pindutin nyo yung box doon sa studio na paglalagyan ng video nyo, tapos pindutin nyo yun, tapos teka ulit, sige, ipakita ko na sa'yo, baka malito kayo. So ito na tayo, pag okay na to, i-check nyo lang. Yan. Tapos pindutin nyo yung arrow na napaka-pakanan, huwag yung pakaliwa kasi babalik tayo. So yan na siya. Again, kung hindi pinakita ni PicsArt yung pag-cut natin ng picture, ganun, tandaan nyo lang yung sinasabi ko. So, pag okay na, save. Yan, save. Tapos, andun na yan sa gallery natin. So, paano naman kunyari mag-upload tayo? So, ito ganito yan. Idiretso na natin itong video natin kasi para malaman nyo rin. I-X ko lang ito siya. Yan. Tuloy lang yung record natin. Tapos, kunyari, ang ginagamit ko kasi guys na itong Bein or Vlog Now, napakadaling gamitin pero mas may advantage naman dito yung isang ito, yung CapCut. Kasi yung unang-una, yung watermark niya dyan, walang copyright, kahit sunod siya, ay kahit sa hindi mo makat,
kalimutan mong ikat ikat yon, okay lang kasi hindi naman siya copyright. Ito, CapCut. Ayan o. Yan. Pero sa ngayon, hindi natin yan gagamitin. Ang ginagamit ko kasi madalas ay yung BeIn or Vlognow. Hanapin natin. Sana ba yun? Ang advantage naman sa mga sa BeIn, kasi may mga anime siya, yung ano natin, yung picture natin, ay yung mga text natin, pwede natin paggalawin. So, yan ang advantage dun sa ano, sa ay mali. Sorry guys. Mag-upload pala tayo. Ay tama. Kasi yung ano pala, yung paglagay paglagay ng photos natin. Pero di bali. Paglagay pala ng photos natin eh. Yung in-edit natin eh. So, ipapakita ko lang din sa inyo kung saan. So, pag nabukas natin yan, mag-skip lang tayo dyan. Ayan. Tapos, pindutin nyo itong plus sign. Tapos, new project. Ganun din sa BeIn. Tapos, kunyari itong video na i-edit natin ito. So, for example lang naman to guys. Yung mababa lang para mabilis mag-copy. Tapos, pindutin nyo lang itong blue na check. Ay, nagka-copy na siya. Siguro pagsama-samahin na natin ito para package na. So habang naglo-loading siya, magpo-promote ako ulit ng aking channel. Kung bago ka lang at saka kung bago ka lang at napadaan ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at saka yung mag-like sa aking mga video kung may magustuhan kayo. Tapos share. Tapos pag-subscribe mo, paki-hit ng notification bell kasi para maging updated ka sa mga susunod kong video. So ito, pagsama-samahin na lang natin para kumpleto na tayo. Kumbaga sa ano, para isahan na lang. So kasi mamaya, ganun na rin ang gagawin ko nito. Yung pag-i-edit ko nito, ganito rin ang gagawin ko. So ito rin yung sundan nyo na lang ito. Para ano na tayo yung package still na kumbaga mula sa editing hanggang sa pag-upload natin. Hintayin lang natin guys na makopy niya yung ano. Tapos sabi ng iba, kapag nagbibideo ka, dapat naka-landscape yung cellphone mo. Pero kung pagdating naman kasi dito sa editor, nagagawa naman siya ng paraan. Kumbaga sa ano, kahit nakatayo yung cellphone, siguro hindi lang na ipaliwanag na kahit nakatayo yung cellphone, pwede rin pala. Kasi nung pag-edit ko, nung minsan nakatayo yung cellphone ko, ang nangyari ay baliktad nga lang siya dun sa editor. Yan, nakikita nyo yung tao nakatayo, siya naman, kung minsan nakapahiga, o minsan nakabaliktad, nasa ibabaw, ayon sa ilalim yung hulo. Pero pag in-edit mo naman siya, magiging okay na rin siya. Hindi na siya, magiging ano na siya, pagka lumabas na yung videos natin, magiging okay na. Tapos ito yung sinasabi ko sa iyo guys na cover. Ito, cover pala ito. Ayan, pipindutin nyo lang yan. Tapos sa library niya, hahanapin natin yung ginawa natin. Ayun siya oh. So ito ang ginawa natin. Itong yan. Ayan. Pagka na ano, nandiyan na, i-check nyo lang siya. Check. Ayan. Tapos ito guys, bago tayo mag tapos pag okay na, i-check nyo lang yan. Ito ang pinakamahalaga. Kasi kuminsan, madalas natin makalimutan ito. Dito sa original sa taas, original, tapos ganun din, parang kagaya rin kanina sa PixArt na gumawa rin tayo doon, nag-crop tayo. Pero dito, ipipindutin nyo lang yung original at mapupunta na kayo doon sa size ng YouTube. So, since YouTube yung prospect natin, 16.9. Kung TikTok naman, ayan o, may TikTok. Ayan o, 9.16. Nakapatayo siya.
So since YouTube yung target natin, 16.9. So pag okay na, patakbuhin na natin yung editor natin. So ganun, ayan na. Tumatakbo na yung editor natin. Naglagay pa lang sound. Wala yata ang sound eh. Ayan. So wala na siyang... Ayan. Hindi ko na ipapano yung sound kasi ano naman ito, tutorial for tutorial lang naman ito. Tapos, kunyari, maglalagay tayo ng mga sound effect. Pindutin nyo lang yung music. Tapos, kailangan naka-download na rin kayo ng mga sound effect nyo na gagamitin. Pero meron din siya ng sarili sa vlog. Ayan o. Meron yan dito sa PAP din. Meron sa Dynamic. Ayan o. Ida-download nyo lang yan siya para magagamit nyo doon. So ako, ito yung, kunyari, ito ang gagamitin ko. Yan, pansin nyo guys, nagda-download siya. Ayan o. Nagda-download siya. Ayan. Ayan. O, pag okay na, 100% na siya. Pwede na siya i-play. So ipi-play natin para masubukan natin kung anong klaseng tugtog yun. Ay, hindi pala ako naka-ano kasi naka-ano ako naka- headset ako eh, kaya hindi natin marinig, kaya pala walang sound eh. So ganun lang. Pag okay na kayo, check nyo lang. Check, yan. Ayun na siya oh. Yan, yung kulay blue na yan. Yan. Tapos kung gusto nyo magputol kayo, kunyari, kagaya nito na, oh, ilagay, i-drag natin, ayan oh. Bago matapos ang video natin, may sound pa siya. So ang gagawin nyo lang, ganyan oh. Yan. Tapos split. Pindutin nyo lang yung sound na yun. Split. Tapos ayan o. Ayan. Pipiliin natin itong dito banda sa dulo kasi ito yung puputuli natin. So tapos pagkatapos natin, delete lang. Ay mali. Split siya. Mag-i-split tayo. Split. Pindutin lang natin yun. Tapos split. Tapos pindutin natin doon sa dulo. Split. Teka na. Oh, pwede rin trim. Pero split lang ang inano ko, yung ginagamit ko niyan guys eh. Ayan o, ayan. I-delete nyo lang siya. Ayan o, di ba? So, paano naman kung maglalagay tayo ng mga picture natin? Picture, ang pagpagka-picture guys, ito ang maganda sabihin kasi napakabilis gamitin. Kasi separate na siya. Pwede sa picture, pwede sa kung text ang ilalagay natin, pwede siya. Hindi ka guys sabihin na ano siya yung i-hold mo muna siya. So dito naka-separate na siya. O, kunyari, maglalagay tayo ng picture natin. Ayan. Add video. So pipili lang tayo doon ng picture natin. Kunyari, ito na rin yung ay photos. Mali. O yan, kunyari, yan. Maglalagay lang tayo niyan dyan. Tapos i-resize natin kung anong gaano kalaki yung gusto natin palabasin. Ayan o, di ba? Ayan. So, since tutorial lang naman ito, okay na yan siguro kasi ano lang naman. Tapos pag okay na kayo, pindutin nyo lang itong play. Tapos lalabas siya, ayan o. O, balik natin. O, diba? Pansinin nyo guys ha. Piplay natin. Ayun, lumalabas siya. So, ganun lang guys. So, kung text naman, kung text naman dito sa gitna, maglalagay tayo ng text, sabihin natin na tapos i-standard natin, standard, tap,
ticks. Pindutin natin ang ticks. At ticks. Ayun, ticks. Tapos standard. Dadalhin na tayo sa ano niyan, sa uy, naglo-loading ako, guys. Ay, lumabas si ano, keypad. Naglo-loading ako, cellphone ko, guys. So, ganun lang. Basta, ayan, naka-input text siya, nabasa nyo. Ganun lang yan siya, guys. Pagka naglo-loading kasi yung cellphone ko, parang hindi na tayo humaba. Ganun lang siya. Tapos pag okay na kayo, check nyo lang yan. Pag na-check nyo na, patatakbo nyo yun. Ayan o. Ayun, pansanin nyo guys. Andun na siya o. Ayan o. O, diba? Ayun, may input siya o. So, ganun lang guys. Tapos pagka okay na kayo, kunyari, tapos na natin i-upload, ay edit, export. Ayan. Tapos 675. Tapos, check. I-check nyo lang siya. Ayun na siya o. Nagka-copy na siya. Hintayin nyo lang yan na yan, kulay blue na yan. Hintayin nyo lang siya na mag-kulay blue lahat. Tapos okay na. Tapos mamaya, pag nag-upload tayo, lalabas na siya kaagad. Lalabas na yung logo natin doon sa ano. Kasi nilagyan na natin yung ad photo. Kung di natin nilagyan yun, wala pa siyang lalabas. Pero, kailangan pa rin natin ilagay yan doon sa ating thumbnail doon sa studio kasi hindi siya lalabas kung hindi mo siya ikakopy talaga doon. So, poproceed tayo doon mamaya doon sa pagkakopy para all-in-one na ito. Kahit medyo humaba naman ang video natin pero all-in-one na siya. Kumbaga, package na siya. Package na natin na inano yung paano mag-video, paano mag-edit, paano any stay, paano mag-edit at saka paano mag-upload ng ating video. Baliktad. So, hintayin na lang natin siya mag-copy. So, habang naghihintay tayo, promote ako uli ng aking channel. Kung bago lang kayo at napadaan lang guys sa aking channel, tapos na napalingon lang kayo. So, inaimbitahan ko kayo na pakiclick dyan ang ating mga video kasi para malay, baka may magustuhan ka. Tapos kung nagustuhan mo, siyempre, don't forget to like. At saka, wag na rin kalilimutan mag-subscribe. At saka, pakihit ng notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong video. Kapag gusto mo ng mga ganitong klaseng content. Maraming salamat sa inyo. So, hintay-hintay muna tayo kasi medyo matagal talaga yung pagkakapin niyan guys. Kasi, iyan yung kahit saan naman nag-google yan siya ng time para sa ating pag-edit. So ibig sabihin kung siguro kung mas mabilis-bilis yung cellphone nyo, yung hindi pa siya crowded sa internal niya storage, siguro mas mabilis ng konti yan. So itong sa akin kasi medyo crowded na nga siya sa aking gallery. Kaya isa yan sa nagpapabagal ng ating gadget. Pero hindi naman ganun ka ano kasi may allowance pa naman siya. Pero sadyang mabagal lang talaga siguro mag-copy si Bein. Kasi doon sa CapCut guys, ano yun yung mabilisan lang siya. Pag-copy mo ng kunyari mag-ano ka doon ng video. Maya-maya, mabilis yung processor niya. Hindi ka gaya dito kay BE na kasi since lumang nga ito, mga lumang application ito, pero napakadaling gamitin. Kaya ito lagi ang ginagamit ko kasi ayokong gamitin yung ano na yung kasi sobrang bilis ng speed ng takbo niya, pero yung yun ang pinaka-normal speed niya. Hindi ka gaya dito sa BE na kagaya, hindi, nakita niyo yung kanina na smooth lang siya. Smooth lang na tumatakbo pa ganun. Kaya alam, medyo matagal mag-copy. Yan ang nagiging advantage at saka disadvantage nila sa pag-i-edit. Ang advantage naman itong BE na ginagamit natin, kaya ini-endorse ko ito sa inyo bilang
pag mga baguhan kayo, kagaya ko, mga bago, baguhan tayo. So since na nag-vlog ako, ito na yung ginamit ko na application. Tapos eh, actually hindi pa ako marunong mag-edit noon nung una. Tapos nanonood ako sa mga video tutorial, tapos yung nagpaturo din ako sa anak ko. Kasi sila naman ang mga gagaling, siyempre mga anak natin, sila yung mas matalino ngayon. Sila yung pinakamagagaling, magaling kaysa sa atin. So ganun, kasi siyempre sila ang mas matalino kasi mas ano sila, mas sariwa pa yung pag-iisip nila. Yung isip nila, yung utak, mind nila. Hindi kagaya sa ating mga magulang na medyo ano na ng konti, yung may gas-gas na kumbaga. Hindi pa naman obvious pero may ano na, may gap na. So ganun lang guys yung ano niyan pag-edit. Hintayin lang talaga natin na kailangan magtiyaga lang talaga tayo. Hintayin lang talaga natin siya na mapuno para ma-proceed natin do sa pag-upload. Kasi kapag iniwanan natin ito ng ganito, hindi natin ito ngayon mailalagay doon sa ating thumbnail kasi makakalagay tayo ng thumbnail doon pero ang pag-upload na i-upload natin na video ay tama, may naalala ko. So exit na muna tayo dito kasi yung kanina na video na inedit natin, kunyari yun bago natin inedit, kunyari yun lang i-upload natin sa YouTube natin. So exit tayo dito. Pag nag-exit kayo, ganito lang guys, oh. Basta pinaliwanag ko na sa iyo kanina, kailangan lagyan nyo ng ganito. Itong logo. Kasi do sa editor, kasi para pag copy niya, ganyan ang lalabas. So yan. So exit na lang muna tayo dito para hindi na tayo masyadong humaba. Ayan, pag exit na tayo, pindutin lang natin yung balik. Tapos exit directly. Kasi since na nag-exit tayo, pero kung mag-exit lang kayo tapos yung project na yun na ano gagamitin nyo pa, save the project, yan, and exit, yan. Ayun, nasa taas guys, save the project and exit, tapos yung sa gitna, exit directly, at saka yung nasa baba, cancel. So dito tayo sa exit directly kasi since nalalabas na tayo, so hindi na natin kailangan yun. So ito na tayo sa pag-upload ng video natin. O kunyari, o pindutin natin no yung ating YouTube channel. So since ako ano pa naman, ito kunyari, ito yung YouTube channel. Yung sa bandang dulo, makikita nyo yun, may ano yan, may letter, ay andun yung picture nyo. Logo sa YouTube nyo. So channel, ayan, hindi ko lang ipakita yung pangalan. Tapos pindutin itong plus sign, yan o. Tapos upload video. Pero sa ngayon meron ng bagong pag-upload na ano, kaya lang hindi ko pa na ano yung kung paano, hindi ko pa actually na ihimay-himay kasi nung tinitingnan ko yung settings ng cellphone ko, parang hindi siya kagaya ng mga tutorial na ginagawa. So siguro kasi hindi pa nga tayo monetize, siguro para do sa pag-monetize na tayo, yun yung pag-upload natin na tama. Kasi marami mga ano pa do na gagalawin. So ito, since nag-direct na tayo naman, hindi pa naman tayo monetize, dito na muna tayo sa direct. So kunyari ito yung video na i-upload natin. Ayan. Ayan, at andun na siya, andyan na siya guys. Oh. Tapos dito, mag-create kayo ng title. Ayan o. Oh. So, kunyari, ang title ko, ilagay ko, nagluloading yung cellphone ko. May nag-text kasi. So, ayan, basta ganun lang guys. Ayan o, oh, nakikita nyo. Create title dito. Tapos description.
Tapos siyempre ipapublic nyo, ayun o. Ano nangyari? Bakit ayaw mag-ano? Teka, tingin ko lang guys kasi. Pag pininot mo kasi ito, lalabas ng ano yan. Ayan, ayaw siya. Ayun, discard muna natin. So, kunyari ito yung upload natin. Ayan siya. Ayan, tapos pag create title natin. Ayaw talaga siya guys. So, discard muna natin uli. Para ma-refresh. Ay, hindi yata. So, yun lang, kunyari ito, yung pinakamaiksi natin na ano. So, ayan na siya. Ayaw talaga siya. So, pagka, kunyari na ano, no. Ayaw. Kailangan i-refresh yung ano ko.